guys, this is Captain Jibing Mandargat once again. Hello everybody. So today, ang gagawin natin is magkaroon tayo ng pre-inspection sa mga bodega. Pagkatapos ng mahaba at bugbogang preparasyon, tignan natin kung ano pang pwede nating gagawin. Kaya ano pa yung pwede nating additional na paghahanda para sure ball na ano na papasa tayo sa inspection pagdating sa Brazil. So ang ikakarga natin guys is soya bean. So as you remember in my last video, pinakita ko sa inyo yung kondisyon ng bodega namin na sobrang sagwa na talaga tingnan. Kasi nga 2 years tong barko na to na puro coal yung kargada at saka schedule for dry docking din tong barko na to. Ngayon medyo yung bodega, hindi na talaga maganda yung kondisyon niya. Pero sa kabila ng lahat guys, ginawa din namin ang lahat. Ginawa namin ang lahat ng mga preparation sa lahat na pwede namin gawin at lahat na makakaya namin, binuhusan namin lahat sa bodega para ihanda for inspection. So kahit hindi talaga si Glenn na tingnan, in my experience naman, nakikita ko siya sa kondisyon ng bodega namin, medyo pasado na yan. Medyo lang yun ha, medyo. Kasi masabi lang natin pasado na yun. Yung mga sorbiyo na talaga magsasabi. Sa akin na, okay na yan kasi nga, acceptable naman sa iyo. Although, may makikita ka mga stain pa, pero ano na yun, yung mga discoloration na yun, hindi na matanggal sa chemicals yun at saka ano, yung couscous. Ginawa namin is, hina-pressure na nga namin siya, in-applyan na pa namin ng chemicals. Hindi na talaga siya matanggal guys. Makikita naman mamaya guys, pakita ko sa inyo doon sa loob ng bodega kung ano yung nagiging condition pagkatapos ng preparation namin. So, sana guys, ano, papasa tong bodega namin. Sana lang talaga. Kasi nga, nakita niyo naman, makita niyo pa rin mamaya ano ng itsura niya pagkatapos ng preparation namin. So, ang ginawa pala namin guys, yun nga, ina-pressure namin tapos in-apply ng chemicals, pinasinga pa ng seawater, tapos pinagkakatukan pa namin yung mga ano, yung mga reachable area lang naman sa bodega para matanggal yung mga loose rust. Pero sa ngayon guys, yung mga natitira na mga kalawang sa bodega yung mga hard rust na yun siya. So acceptable na yun siya as long as na hindi siya na ano, hindi siya na natatanggal pag in-script ng sorbiyo. Pero pag yung sorbiyer talaga dadala ng maso o kaya material, yun. Nakasabi ko na nakaraan, sigurado makahanap ng mapirahan na yun. So tara guys, tingnan natin yung kondisyon ng bodega namin. Pakita ko sa inyo at kung ano pa yung pwede na gagawin sa loob ng bodega para sigurado talaga na pupasa. Let's go guys! Pero bago pa lang lahat, mag-base muna tayo kasi hindi ba pwede na kaganito tayo magpunta sa bodega. Dapat nakakabayon tayo at saka naka-safety helmet. So, tara guys, samahan niyo ako. So nandito na tayo guys sa kuberta guys, papunta na tayo ng bodega Ono para i-conduct natin yung pre-inspection natin. Tara, samahan niyo ako guys, papunta ng bodega Ono. So yun guys, no, nandito na kami guys sa bodega Ono. Pag nag-inspection kayo ng bodega, tanging ano ninyo yung equipment na dadalhin ay itong scraper na malito guys, makula o ano tawag, tapos itong white rags o kaya magsuot kayo ng white gloves para malaman ninyo kung ano, okay, white gloves para pagbaba niyo pa lang malaman ninyo yung kondisyon ng kinahawakan ninyo, nakakapan ninyo kung malinis siya o hindi. So, tingnan natin sa loob ng bodega o kung ano ng kondisyon doon pagkatapos ng habang preparasyon. Tara, tapos tayo. Kasi po muna ka. Kasama ko pala yung pangmalakas na kong kumpet. Hello po! Yan. Gusto po kayo dyan. Masarap po i-like and subscribe sa pinapali Captain JP Mandargat sa loob. Mandargat. The youngest master I am. Okay, tara, baba tayo. Dito na tayo ngayon sa ano, first platform sa bodega Ono. Pababa tayo doon sa pinakababa. So kung makita nyo guys yung bodega, pininturahan din namin pero hindi siya gaano ano,
hindi siya full coating talaga. Tapos sabi lang kung saan na yung mga malala yung ano condition, kung saan lang yung mas maitim na mga stain na dumikit na, hindi na talaga matanggal. Yun lang ano namin yung pininturan. So ano na, yung hindi niya sa katulad nung nakaraan ng video natin na grabe talaga ano, yung pangit ng bodega. Ngayon at least man lang gumanda-ganda sa kahit papaano. Kahit ito sa may hagdanan, yan, pininturahan. Pininturahan yan kasi bakit, ano, bakit mas importante yung pinturahan yung nasa may mga hagdanan, kasi nga yun yung mga namadaanan, tsaka yung mga reachable area, yung mga nahahawakan ng mga surveyor, yun ang importante na, ano, na pinturahan natin. Yan. Kaya, tsaka, kaya white gloves yung gamit namin, guys. Tsaka, white cover all para malaman namin kung marumi pa yung bodega o hindi na. So, kung kakapain mo yan, guys, kahit na pininturahan yan, tapos pag kinapa mo yan, tapos marumi pa yung ano, maano mo, mahawakan, hindi pa rin yun ano, acceptable sa mga surveyor. So ngayon, makita nyo, malinis naman siya, okay na yan siya. Kahit itong ganito na ano, ganyan na ano, mga itim-itim na yan, pag hinipo mo yan, ginanon mo, walang stain na dumikit sa kamay mo, okay yan siya. Pasado yan. Kahit na itim pa yan. Kasi ano lang yun, mga dark spot na talaga yan sa ano, sa ano, dark spot yan sa, dahil sa kalawang. Tara, baba tayo sa baba. Doon sa pinaka ano, set loob ng bodega. So nandito na tayo ngayon sa loob ng bodega, Ono. Kung makita niyo sa mga background ko, maayos na siya tingnan. Sa tingin ko ngayon, itong kondisyon natin, ano, ito, tingin ko ngayon, itong kondisyon ng bodega natin ngayon, ipapasa na to sa, ano, sa survey o for green cargo. Makita naman, maganda-ganda na sa tingnan yung hoopers, pati yung mga side shell niya. Maitim lang yan siya tingnan, guys. Yan. Maitim lang yan siya tingnan, guys, kasi nga, yung kalawang yan, yung pinaghuhunan na kalawang, hindi na kasi namin pininturahan kasi nga bare metal naman siya eh. Kung may stain man siya, stain na lang yan sa ano, sa kalawang, hindi na yung stain na kargada. Acceptable na yan sa survey. So kung makita niyo si shipmate nandoon kabila, nag-script siya. Kasi nga kahit na napinturahan mo yung ano, napinturahan yung mga hoppers na yan, pag sinilip mo kasi, yung mga surveyor kasi sinisilip yan pag ganyan. Pag may nakita yan, yung mga nakangangad yan, ibig sabihin yan, may mga lost flakes pa rin. Hindi yan pwede. Dapat, ano yan, dapat tatanggalin. Yung nakita niyo na gano'n nakanganga, ano lang yung pintura na nagtira. Yan. So, kita man natin, maganda naman yung ano, yung hoppers na, yung pintab naman. Maganda yung pagka-scrape at saka pagka, ano, pagka-tanggal ng mga kalawag. Ito dito, yan, kita niyo. Kanyan, may mga nakanganga, kung tingnan niyo, medyo ay nakanganga pa yan, pero ano na yan, matigas na yan, hindi na matanggal lang script yan. Okay, itong tank top natin, guys, okay na yan, wala problema yan. Sa greens kasi, walang ano, wala problema, hindi ka ano, stricto yan sa tank top. Stricto lang yan pag ano, yung may natatanggal na mga kalawang dyan sa tank top. Pero itong mga ano, ito, mga to, hard rust naman yan, hindi matatanggal ng ano yan, script. Kasi minsan kasi, yung ano, ibang surveyor, yun nga sa may dala-dala scraper, pag ano yan, pag tinignan yung tank top na yan, may nakangangangad yan ng mga ano, kalawang, mga loose rust, di pwede yan, dapat tanggalin talaga yan. So ito, guys, halos tapos na itong bodega uno namin. Yan. Pero kailangan pa rin namin itong balikan, walisan namin itong tank top kasi medyo ay natitira pang mga ano, mga likabok at saka yung mga kalawang na galing sa taas na natanggal. So, balikan pa rin namin to, isang pasada para walisan. Iba na, malayo na siya, guys, malayo na sa itsura niya nung nakaraang video ko. Gagawin ko tingnan niyo yan. Tapos, itong bills, dapat, yung bills na yan, kung makita niyo ngayon yan, may tubig pa yan. Kasi nga sa moisture. Pero hindi dapat na ganyan. Dapat tuyong-tuyo talaga yan. Ito lang matirang ano dyan, tubig. Kasi may ibang sorbiyor na ano, strict. Tapos itong ano, subukan na ito rito. Patanggalin yung mga ano yan, mga dumi-dumi na yan. Kasi hindi pwede na ganyan.
ibabalik na lang natin yan, patanggal na lang yan. Yan, makita nyo guys yung mga yan, oh, yan. Hindi pwede yan sa, ano, sa greens yung mga ganyan. Dapat walisin yan. Ito lang mga, ano, mga kalakalawang na natitira sa tangtap. Dito tayo sa isang starboard side bin. Tulad ngayon dito sa starboard side bin, tuyo-tuyo siya. Pero may mga dumi-dumi kunti, tatanggalin pa rin natin yan. Yan guys, yun yung sa lower stall manhole. Pinabuksan ko kasi yan. Kasi nga, namintura kami dito sa loob ng bodega para yung sa ductile na ventilation, pinaandar ko para yung hangin papasok dito sa loob ng bodega. Para mabintilit itong bodega. Kasi kung gabi kasi, kahit na nakabukas yung mga natural vent niya, hindi pa rin makasingaw ganun. So ngayon, kailangan kasi guys, pag nag-inspection, pagbaba ng sorbier dito sa loob ng bodega, wala na siyang, ano, wala na siyang amoy ng pintura. Kasi ma-stricto din sila sa, ano, eh, sa yung sa amoy. Pati yung sa loob ng bilis, dapat walang amoy na, ano, eh, walang amoy na maamoy nila dyan sa loob. Kaya ngayon sa itong bodega namin, kahit na bagong pintura na ito, wala na, hindi na nangangamoy pintura kasi nga well-ventilated siya. Tapos binabuksan ko rin, ano, buong araw para kasingaw talaga siya. So makita yan, yan nagpo tine-check niya yung mga ganyan, yung ginawa na yan. Yan ganun din ang ginagawa ng iba sorbiyor, pero may mas mga malala pang sorbiyor na iba, nagdadala ng, ano, martilyo. So kung makita niyo guys diyan sa, ano, sa topside hooper, ayos na siya, wala na siyang stain sa kabila. Wala na. So general condition sa bodega uno namin ay sa akin lang guys, ha, pasado na to, okay na yan. Yung mga itim na yan, mga dark spot na yan, ano na yan, mga hard rust yan at saka discoloration ng stain. Yan. Sa aft bulkhead ganun din, puro kalawang na umiitim-itim, pero okay na yan. Hindi yan, ano, hindi yan, hindi na yan, ano, hindi na yung problema. Yan. So okay na siya guys. Okay na yung bodega uno natin. So yung bodega uno natin, pasado na siya. For me, sa, ano ko lang, kasi experience ko lang, pasado na itong bodega uno. Punta naman namin ngayon yung bodega dos. Titignan namin yung kondisyon ng bodega dos. Kung ano nang nangyari doon. Yun pala guys, kaya yung sabi ko kanina, dapat may daladala kayong, ano, daladala kayong yung white rags, kasi i-white rag test natin yan. Yan talaga ang kadalasan pinapagawa sa barko. Kahit na yung mga sorbiyor na pag-akit sa barko, may daladalang white rags yun. Tapos pinupunas niya sa, ano, sa mga maabot nila. At sige, birahin mo yan. White rag test mo, yan. Puting-puti yan, labas sa tide yan. Yan, white rag test. Yan. So, kita niyo naman, wala. Kintab pa sa, ano, makintab pa sa all-on Mr. Clean. Ibang part naman. Okay. Ayos na yan. So okay na yan guys. Masado. Pwede na natin pang laban yan sa sorbiyor sa Brazil. Pero pag yung mga sorbiyor na, ano, mga mukhang pera, wala tayong laban dyan. Mas pagsak talaga itong bodega natin. Lalong lalo na guys, ano, tandaan nyo sa Argentina, walang barko na pumapasa doon. Pag nakabiyahe kayo doon, walang barko pumapasa doon. Always talaga yan, may bayad. 1,000 per holds yan. Pero sa Brazil naman, yung iba, ano, mga reasonable naman yung ibang sorbiyor. Meron talaga mga, ano, naghahanap ng pera. Normal na yun guys. At saka, ano, aware na yung mga charterer natin yan. At saka, ano, aware na rin yung owner natin sa mga ganyang, ano, kalakaran. Saka pati yung iba natin, yung mga kamandaragat, aware na yan kung anong mga, ano, mga kalakaran sa mga sorbiyors. So tara guys, akyat tayo, punta tayo sa bodega doon. Silipin natin ang kondisyon doon. So nakakyat na tayo sa bodega uno guys. Dito na tayo sa bodega doon ngayon. Tawa na, tignan natin yung kondisyon. Ayan guys, nandito na tayo ngayon ulit sa bodega dos. So nandito tayo sa first platform pababa.
So yan ang kondisyon ng bodega daw sa amin. Para siyang Dalmatian. Dahil nga touch up lang yung painting niya. Ang pininturahan lang talaga yung sobrang itim. Yan dito sa... Yan guys, pakita niyo yung mga itim na yan guys. Okay lang yan. Ano naman yan, yung hard rust naman yan at saka dark spot. Dark spot lang yan na ano ng kalawang. Sa stain ng kalawang. So kung makita niyo guys, meron din dito sa ano mga itim na yan. Sa taas ng yan. Sa tasty poppers. Yan. Mga may itim siya guys, pero hindi na natanggal yan. Pinapressure namin yan, hindi na talaga siya matanggal, sobrang tigas na. Sobrang tagal na pati yung ano na yan, yung stain na yan, matagal-tagal na hindi natanggal, kaya ano na, matigas na talaga. Tara guys, baba tayo para makita natin yung condition doon sa baba. So andito na tayo ngayon sa loob ng bodega dos. Kung makita din nyo, yung loob ng bodega namin ay para na siyang Dalmatian. Yung iba itim, yung iba pula. Dahil nga pininturahan namin yung mga ano, yung mga dark spot na maitim na talaga. So kung tingnan niyo yung ano, tingnan natin yung hoppers niya. Yan, maganda naman siya. Wala na siyang ano, wala nang nakaangat na mga ano, kalawang. Ayos na yan. So far. So pupa, ayos din. Yun naman siya. Yung tank top niya, wala problema yan, ayos lang yan. So itong builds niya, medyo marumi pa, kaya kailangan pa ulit linisan yan. Pati yung sa entrance niya, kailangan walisin yung mga yan, kasi nga hindi pwede yan. Pabagsak tayo dyan. Titingnan natin ulit dito sa hopper. Yan. Kaya kinakailangan talaga natin magdala ng scraper na maliit para kung ano yung makita natin. Tanggalin na natin habang maaga pa. Huwag na natin iasa sa mga batos natin. Ayan, okay naman siya guys. So in general condition yung ano, yung hoppers, ayos na siya. To sa ano, sa side frames, makita niyo yung mga itim-itim na yung mga hard rust yan guys. So mahirap na tanggalin yan, pati itong sa ano, sa bulkhead. Maitim na kalawang, pero okay na yung acceptable yan guys, kasi nga ano naman eh, yung hindi naman stain yan, kahit na kapain nila yan, wala silang makakapa dyan na marumi, kasi nga linaster namin yan, o hinay pressure namin yan. Ayun, si chip mid sa ano, kabilang side nag-strip yan. So yung tank top okay siya. Itong bales sa port side. Yan. Ano na siya, malinis-linis na kunti, pero kailangan pa rin linisan yan. Yan sa mga entrance niya. Dapat guys, yung bales natin, saka na isarado yan pag, ano, pag sinabi na ng surveyor na pwede isarado yung mga bales natin. Pero habang hindi pa na-inspeksyon, lagyan muna ng burlap yung cover niya, tapos itabi lang doon sa may entrance ng manhole yung ano, cover. Kasi nangyari na sa amin yan guys, isang beses sinabi ko sa ano, maestro amo namin na huwag sarado yung ano, mga cover ng bales. E ngayon, super excited nila, sinarado nila lahat. So nung nag-inspection, pinapabuksan isa-isa ng surveyor, hindi tuloy namin napansin na yung isang bales pala, may tubig pa. Kaya na-delayed kami. Delayed kami konti, pero buti naman kasi nasa US kami nung time na yon. Okay lang yun kasi yung mga surveyor naman sa US, yung may NCB, ayan yun, mga reasonable mga tao yun. Hindi naghahanap ng mapirahan yun. Tulad talaga dito sa ano, sa Brazil guys at saka sa Argentina, ito yung mga ano, naghahanap na pera ng mga surveyor dito. So okay na guys, yung bodega natin, I hope napapasa na to sa inspection. Nagdidibit din na lang talaga to sa ano, sa surveyor. Bago tayo umakyat guys, kailangan natin i-white rug test muna tong bodega dos. Kahit sabihin mo guys na pinturado na yan, kung pinunasan mo ng puting istupa tapos
nakita mo na marumi pa rin, hindi pa rin acceptable yan. Kasi minsan, kahit na pinturado na yan, hindi mo alam na ano yan eh, yung nagkakalikabok-alikabok dahil sa yung pagwawalis minsan. Yan. Ayan. Okay, practice natin itong bodega dos para sigurado tayo. Sige, papunta tayo sa kabilang dos, chef. Yan. Ano mo lang, ganun papunta doon. Yan. Ito. Okay. Ayos siya, guys. Pero ganun din, guys, ang gagawin ninyo kahit na ano, pag yung, halimbawa, hindi nyo napinturahan yung mga hopper ninyo, kaya yung mga part ng bodega, i-white rag test nyo pa rin siya para mas lalo na i-white rag test ninyo yung kasi nga para ma-sure ninyo kung may dumidikit na ano. So mamaya, guys, ipakita namin sa inyo yung bodega, yung hopper namin hindi pa napinturahan, tapos i-white rag test namin para malaman natin kung malinis siya o marumi. Actually, guys, itong mga hopper namin bago namin pinturahan to, okay na to eh. Ano, yung nag-insist lang talaga yung charterer na papinturahan yung mga hopper. Kaya pininturahan lang, wala kami magawa kundi sumunod sa kagustuhan nila. Pero kung tutusin, okay na yung hopper namin. Pasado na yun. Kasi nga, malinis naman siya. Ayan. Ayos siya. Okay na yan, chip. So, nag-akit na kami ng Bodega Dos, guys. Papunta kami ngayon ng Bodega Patro. Silipin natin ngayon doon kung ano yung ginagawa nila. Kita niyo na mimintura sila ngayon sa may Australian ladder. Yan. Yung isa nandun sa may ano, sa hopper na baba. Roller lang kasi ginamit ang pamintura, guys, kasi nga walang ano, wala kaming paint spray. O medyo matagal-tagal yung ano, mabagal yung usad ng trabaho kasi nga liit lang ng roller eh. So ayan, guys, nandito ka tayo ngayon sa loob ng Bodega Patro. Makita niyo yung kondisyon ng Bodega Patro na hindi pa pinturado siya yung ano, hindi pa pinturado yung hopper. Ganon yung itsura niya, itim. Yan yung itsura ng bodega na hindi pa napinturado yung hopper. Pero guys, kahit na ganon yung ano niya, ganon yung itsura niya, pag winite track test natin siya, wala pa rin siyang dumi na ano, na dumidikit sa stopa. Sige, chef, white track test mo daw yan, chef. Dito. May didikit man diyan, guys, na ano, na lumi. Yun yung sa stay ng ano, ng kalawang, hindi stay ng kargada. Yan. Ayos pa siya. Ayos yan. Okay, acceptable siya. So, ready for painting na siya. Kasi nga, blinaster din namin yan, guys. Bago pinturahan. Yan. Sa ganito na condition, guys, pwede na yan sa ano, pwede na yan sa greens. Pasado na ito sa ano. Itong ganyan na ano, ganyan na kondisyon ng hopper, pasado na sa greens yan. Itong buong bodega na to, itong buong bodega 4 na to, kahit na hindi pa napinturahan ito, pasado na yan sa greens. Pero nga, yung charterer namin is nag-i-insist nga talaga siya na pinturahan yung mga dark spot. Kaya yun, pipinturahan din namin. Pero kung tutusin, papasa na yan. Kasi ito, kaya umitim yan, kasi bare steel na to eh. Pero kahit na sa kamay mo lang, pag ano, pag halimbawa wala kang estopa, kahit ganunin mo sa kamay, pag ganun kasi dumidikit kagad sa kamay mo yung ano, katulad yan, yo, may dumi sa konti, pero konti lang yan. Sa ano yan, maitim yan dahil sa, yung sa kalawang nga, na ano, hindi yan sa kargada. Yan. Pero may iba nandun sa ano, sa ladder. Kung natandaan nyo, guys, yung nakaraan, pinagpupupukpuk yung ano na yan, yung ladder na yung pinagpupupukpuk nila ng ano na yan, ng maso at saka yung pneumatic hammer para matanggal yung makapal na kalawang din. So ngayon, ready for painting na siya. So yun, pininturahan na nila. Yan. Yan si Boson sa ilalim. Dalawang EB na sa taas. Pagkatapos niyan, dito na naman sila sa hopper. Pati yan. Kasi yan, kailangan pinturahan yung ano na yan, yung bulkhead eh. Kasi sobrang itim siya. Medyo pangit ang ano, pangit yung dating niya sa ano, impression ng muscle beer. Kaya pipinturahan yan. Isa doon. Tapos yung isa, nandun sa
straight ladder na may bintura din siya sa may ano, axis. Yan, pababa yan siya niya, pababa. Yan. So, usual chipmate nandoon. Nag-scrape. So, kung tingnan natin guys yung ano, yung copper niya na hindi pa napinturahan, silipin natin kung may mga nakaangat pa ba. Yan. So, wala na talaga mga nakaangat kasi nga, wala na eh. Bakal na yan guys. Yan. Tuklap na. Tuklap na yung ano, pintura. Tuklap na yung kalawang. Yan. Umaya, after nito guys, maganda-ganda na rin tingnan ito pagkatapos ito mapinturahan. Tingnan nyo guys yung bodega natin na hindi pa napinturahan guys. Ikumpara mo nung naglinis pa lang tayo, ang layo na ano, ang layo na itsura. Ngayon, hindi man siya kagandahan pero masabi natin na okay na siya. Kung ikumpara mo nung nakaraan. So yun guys, yun yung ang kondisyon ng bodega natin na hindi pa napinturahan. Dito kami ngayon sa loob ng bodega patro. So yan. Tapos sa pinturahan to, medyo ano na siya, ayos na tingnan, kampante na tayo. So yun guys, no, tapos na yung pre-inspection namin for today. Susunod na naman kasi yung ibang bodega hindi pa natapos pinturahan yun. Pagkatapos na nun, saka namin ano, saka namin yung pre-inspection ulit. So sa ngayon, bali apat na lang na bodega yung hindi natapos. So kung nakita niyo guys yung bodega natin guys, medyo gumanda-ganda na yung ano niya, gumaganda-ganda na yung condition niya. May laban na siya sa inspection. Kung hindi lang talaga tayo matsambahan ng ano ng stricto na surveyor o kahit naman stricto na surveyor, kung reasonable na surveyor, kung hindi talaga maghaharap ng pera, papasahin na yung bodega natin. Pero kung yung surveyor guys na naghahanap talaga mapirahan, kahit itong bodega natin, sigurado na yan, tago 1,000 na yan per holds guys. So, I hope sana na, ano, na hindi tayo makatsamba ng surveyor na malasubas o surveyor na naghahanap ng pera. Dasala lang tayo guys na sana papasa yung bodega natin para tuloy-tuloy yung ligaya. So, thank you very much guys for watching this video. And I hope na huwag niyo kalimutan na i-share, i-follow, and subscribe to my YouTube channel, GBing Mandaragat. Thank you very much guys for watching. And I hope na nakabigay kami ng ano, nakabigay ako ng kunting tips sa inyo paano mag-prepare na ano sa cargo hold for green cargo. So, kung may mga katanungan kayo guys, i-comment nyo lang down below. Kung may katanungan kayo tungkol sa preparation for green cargo o basta ano guys, basta sa related lang sa bulk carrier na ano, mga katanungan, i-comment nyo lang o i-message nyo lang sa page natin.